Ngayon ay gagawa tayo ng video kung paano ko naparami yung bunga ng kalamansi sa paso. So, ito yung kalamansi natin, nasa harap natin. Kinuha ko sa labas sa yung tinitirahan namin dito, maliit lang yung space kaya nasa terrace lang siya. So, ito. Pakita ko sa inyo ngayon yung mga bunga ng kalamansi. Makikita nyo madami. So, ito. Yung mga nasa gilid. Meron siya dito. Isa. Ito. Ayan. May mga bulaklak. Makikita nyo. May bulaklak. May bunga. May bunga. May bunga. May bulaklak. Ayan. May mga, meron ng mga napitas. Tapos. Ayan. May bunga pa dito. May bunga pa dito. Ito. Mga bago pa lang. Kung titignan nyo. Ayan. O, apat yan. Halos lahat ng ano dito, sanga, may bunga. Ayan, may bunga. Kasi ito, ayan o. Maliliit pa lang. Ayan, maliliit pa lang. Ito pala yung mga bunga. Tapos ito, napitas na, dalawa. Tapos ito, may bunga. May bunga. May bunga. Ayan, mga bunga ng mga naglalabasan. So, kung makikita nyo, marami talaga yung bunga. Ito, may napitas pa ditong isa. Yung nagtansit. O, ayan. Yung ano natin, kalamansi natin, marami mga napitas na at saka may mga bunga ng mga papalaki pa lang. Napakaliit ng kalamansi nito. Titignan nyo, ito. Ayan lang yung paso niya. Ayan. So ano-ano yung mga ginawa ko kung bakit napadami ko yung bunga ng ganito. Ngayon, ang dami ito. Diba? So, una kong ginawa nung binili namin to ay hinayaan ko lang muna. So nung napansin ko na medyo matagal na hindi siya namumunga, niligyan ko siya ng carbonized rice hull. Bumili ako sa Lazada ng carbonized rice hull, niligay ko dito. Kaya pag tinignan mo, may halong carbonized rice hull yan eh. Medyo maitim yung lupa niya. So yun yung una kong ginawa. Oh. Syempre yung regular na pagdidilig kailangan din para mapabunga natin tong kalamansi. Bumili din ako nito sa Lazada. Ito yung ginagamit ko na pangdilig. 2 liters yan yung ginagamit ko sa mga tanim ko dito. Madali lang itong gamitin. Siguro halos lahat tayo alam natin ito. Lalagyan mo lang ng tubig. Tapos bubombahin mo to para magkaroon ng pressure. So yun, pwede mo na siyang pindutin or pwede mo siyang ilock para tuloy-tuloy yung pagdilig. Siyempre hindi ko nilagyan ng tubig ngayon dahil nandito tayo sa loob ng bahay. Nagagalit si misis pag tumigo dito. So, ayan. Yan yung pangalawa kong ginagawa. Regular na pagdidilig. Oo, ngayon. Naglagay din ako ng pataba dito. Bumili din ako sa Lazada nitong complete fertilizer. Ayan, nabuksan ko na siya. Tapos na kasi nilalagyan ko siya ng paunti-unti. Ayan, nilagyan ko siya ng complete fertilizer. Para mapaganda at mapabunga natin. Maliit lang kasi itong kalamansin to eh. Kaya medyo lumaki na siya. Saka namuha ng ganito. Itong kalamansin to, binili lang namin sa kariton na nagdadaan dyan sa baba. Nakita namin yung kariton dumadaan sa baba. Naisipin namin bumili ng halaman at napasama nga itong kalamansin dahil gusto rin namin mag-alaga ng kalamansi at iba pang gulay dito. At puta. So, ayan. Sa baba. Kung nakita nyo, ayan yung mga kasabay niyang kalaman. Napa dun. Nasa terrace lang tayo. Nakita lang namin dumadaan yung kariton. Bumili na kami ng kalamansi. Okay, sarado muna natin. O, ano pa yung ginawa ko para makapabunga na ito? Bumili din ako ng fermented fruit juice sa Lazada. So, ang ginamit ko dito sa kalamansi. Ayan, sa Lazada to. Parang
Pinagbigay ka dito 300 kasama pati shipping. Yan, fermented fruit juice kasama pati shipping. Pagkabili ko dito, mabilis nga dumating tong fermented fruit juice na to. Actually, pangalawa ko na tong fermented fruit juice kasi yung isa inuwi ko sa probinsya namin sa Nueva Ecija, yung una kong ginamit dito para magamit naman namin dun sa mga tanim namin na gulay at prutas dun sa probinsya. Paano nga ba ito gamitin yung fermented fruit juice? So meron ako ditong naganap ako nung pang takal dito. Yan, bali meron akong 5ml, 10ml at saka 15ml. Yung bali yung ginawa kong 5ml ang ginamit ko sa 500ml na tubig. Ito. Yan, 5ml sa 500ml na tubig or kalahating litro. Yan yung ginamit ko. Bali, ito lang. Ito lang guys, may natira pang ako dito. So, yan yung ginagamit ko pang spray. Pang spray sa mga halaman ko. Yan. Yan. Ito lang. So, yan. Saka ito. Okay. Paligid natin. Yan. So, yan lang yung mga ginamit ko para mapadami ko yung bunga ng calamansi dito. Ayun, marami na. May napitas pa pala tayo dito. Ayan, magtitim natin ulit. Ayan, mayroon pa pala dito. Mga kasama pang maliliit, may napitas na. So, ayan, yun yung mga ginamit ko lang para maparami yung calamansi. So, ngayong ulan din ginawa to dahil bago lang ako sa paghahalaman. So, sana may natutunan kayo dito sa aking video. Like at subscribe kayo sa channel ko para makagawa pa ako ng maraming video. Maraming salamat po. Bye-bye!